بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang nais kong ang talakayin sa panayam kong ito ay ang tungkol sa pagdarasal. Tungkol sa kung paano isinasagawa ang tamang pamamaraan ng pagdarasal. Dahil sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aytumuni usalli," akhrajahu al-Bukhari. Nang ibig sabihin ito, sinabi niya na isagawa niyo ang sala ng tulad na nakita niyong pagsasagawa ko. Ang ibig sabihin nito ay mahigpit na inihabili ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating mga Muslim, maging lalaki man o babae, na iwasto natin ang tamang pamamaraan ng pagdarasal kung paano natin ito natutunan sa kanyang mga katuruan. At bago natin isagawa ang sala, kinakailangang matiyak natin ang ating sarili na tayo'y nasa ganap na kalinisan. Tulad halimbawa na tayo'y nasa wudu. Dahil sinabi rin ng Propeta Muhammad SAW, "La yakbalullahu salatan bighayri tuhur," o sa ibang salaysay, "bighayri wudu." Na ang ibig sabihin nito ay hindi tatanggapin ng Allah ang anumang sala na walang wudu, walang paglilinis. At kung kinakailangan namang maligo, kailangan natin maligo batay sa sinabi ng Allah SWT sa banal na Quran, "Wa in kuntum junuban fattaharu," at kung kayo ay nasa kalagayan ng junub ay maligo kayo. Ngayon, bago natin isagawa ang sala, tsakay muna natin na may takda natin ang ating layunin sa kung anong sala ang ating isinasagawa. Dahil sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Katotohanan, ang lahat ng mga gawain ay nakabatay sa layunin. Kaya kapag ka hindi wasto o tama ang ating layunin, hindi matatanggap. Tulad halimbawa ng uri ng sala. Kung ang nais nating isagawa ay salatul dhuhr, kinakailangang maitakda natin sa ating layunin na dhuhr ang ating isasagawa. Sapagkat kung ito'y magbabago, habang tayo'y nagsasagawa ng sala, hindi matatanggap ang sala. Dahil lang intensyon o ang layunin ay isa sa mga kondisyon ng sala. Kaya kung ano ang sala ang nais nating isagawa, ay isa sa puso natin. Pagkatapos ay bibigkasin natin ang unang rukan ng sala, ang takbiratul ihram, sa pamamagitan ng pagbigkas ng Allahu Akbar. Habang ang ating paningin ay nakatutok sa ating pinagpapatirpaan at hindi marapat na kung saan-saan lumilingon ang isang taong nagsasala. Dahil sinabi ng Allah SWT sa banal na Quran, sa Suratul Mu'minun, "Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatim khashi'un." Katotohanan, makakamit ng mga mananampalataya ang tagumpay,
ang mga mananampalatayang yaong sa kanilang pagsasala ay ganap na taimtim. Kaya't gawing lagi nang nakatutok ang ating paningin sa ating pinagpapatirapaan. Tulad ng sinabi ko, pagkatapos nating itakda ang layunin kung anong sala ang ating isasagawa, bibigkasin natin ang takbiratul ihram habang itinataas ang dalawang kamay sa tapat ng balikat o di kaya sa tapat ng tenga, yung dulo ng mga daliri na nakaharap sa kibla ang mga palad. At pagkatapos ay ilalagay natin ang mga kamay sa dibdib na nasa ilalim ang kaliwa at nasa ibabaw ang kanan. Pagkatapos ay maaari natin bigkasin ang sunnat al-iftitah. Sinabing sunna dahil hindi ito kabilang sa mga arkan, sa mga wajibat, maaring basahin o bigkasin ng tao itong al-iftitah na ito. Maraming napatunayan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit maaaring isa lamang ating bibigkasin dito tulad ng Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wala ilaha gayruk. At pagkatapos nito ay bibigkasin natin ng A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Isusunod ang Bismillahirrahmanirrahim. At pagkatapos ay babasahin natin ang Surat Al-Fatiha. Ang Surat Al-Fatiha ay obligado sa lahat, maging sa imam at ng ma'mum, maging lalaki o babae. Dahil sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, La salata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Walang sala ang tao kapag hindi niya nabasa ang Surat Al-Fatiha. Ang Surat Al-Fatiha ay itinatagubilin na basahin ito sa bawat rak'ah. Samantalang ang karagdagang sura, maliban sa Surat Al-Fatiha, ito'y itinatagubilin lamang sa unang rak'ah at pangalawang rak'ah. Sa pangatlong rak'ah, wala. Sa pang-apat, wala. Bagkos sa unang rak'ah lamang at pangalawang rak'ah. Matapos basahin ang Surat Al-Fatiha at ang anumang talata o sura sa banal na Quran, muli na naman tayong magtatakbir sa pamamagitan ng pagbigkas ng Allahu Akbar habang itinataas ang dalawang kamay. Nang tulad ng nabanggit ko kanina, maaaring sa tapat ng balikat o sa tapat ng mga tainga. At pagkatapos ay yuyuko. Habang nakayuko ay bibigkasin ang Subhana Rabbiyal Azim. Ito'y binibigkas ng tatlong beses. Subalit, ang obligado dito ay ang isang beses lang. Ang pangalawa ay sunna at ang pangatlo ay sunna. At kung sakaling matagal bumangon ng imam sa kanyang pagkakayuko, maaari itong dagdagan sa abot-kaya ng tao. At habang nakayuko, kinakailangang maiging nakayuko na tapat o magkatapat ang ulo, likod ng tao. Matapos niyang bigkasin ang adkar ar-ruku, muli siyang babangon at bibigkasin ang sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Gayon din habang itinataas ang mga kamay. Ang pagtaas ng kamay ay itinataas lamang sa apat na kalagayan. Una, sa takbiratul ihram, sa pag-umbisa. Pangalawa, sa tuwing yumuyuko. Pangatlo, sa tuwing umaangat mula sa pagkakayuko.
At ang ikaapat ay kapag ka bumangon mula sa unang tashahud, pagtayo sa ikatlong raka. Ito lamang ang apat na kalagayan na maaaring magtaas ang tao ng kanyang mga kamay. Samantalang sa mga ibang kalagayan na hindi siya marapat na magtataas ng kamay sapagkat ito ay pagdadagdag sa katuruan ng Propeta Muhammad SAW. At kapag ka muli ng nakatayo ng matuwid ang tao sa kanyang pagdarasal, habang lagi na rin nakatutok ang kanyang mga mata sa kanyang pinagpapatirapaan, siya ay magsasagawa ng sujud. Sa pagsujud o pagpapatirpa, kinakailangan matiyak na ang noo at ang ilong at ang dalawang palad ng mga kamay, dalawang tuhod at dulo ng mga paa ay nakalapat o nakalatag sa sahig. At habang nakapatira pa, bibigkasin naman yung Subhana Rabbi al-A'la. Ganun din, maaaring gawing dalawang beses, tatlo, o ilan ang kaya ng tao, subalit ang unang pagbigkas, yun lamang ang obligado. Pagkatapos bigkasin ito, muli siyang magsasalita o magsasabi ng Allahu Akbar na uupo. At ito yung tinatawag na al-julus bayna as-sajdatayn. Uupo siya na nakatihay ang kanyang mga ang kanyang kaliwang paa at nakatukod ang kanang paa. Nabibigkasin niya ang Rabbig firli warhamni wahdini wajburni warzukni waafini. Subalit maaari din namang bigkasin lamang ang Rabbig firli sapagkat ito ang siyang obligado. Kung hindi alam ng tao ang kabuuan, maaari niyang ulitin ito ng tatlong beses. Rabbig firli, Rabbig firli, Rabbig firli, sapagkat ito lamang obligado. At kapag ka natapos niyang bigkasin ito, muli na naman siyang magsasagawa ng ikalawang sujud, bibigkasin uli ang adkar as sujud. Pagkatapos nito, tatayo siya sa ikalawang tayo o raka nang hindi magtataas ng kamay sa pamagitan ng pagbigkasin ng Allahu Akbar at ito yung ikalawang raka. Kung ano yung ginawa niya sa unang raka, ganun din niya ang gagawin niya sa pangalawang raka. Kaya lamang kung dalawang raka lamang isasagawa niya sa pangalawang raka, pagkatapos ng pangalawang sujud, dito ay magbabasa ng atashahud. Katulad rin bawa ng At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahda wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. At maring idagdag ang dua na hindi naman siya obligado kundi sunna. Allahumma a'udhu bika min adhab jahannam wa min adhab al-qabr wa min fitnat al-mahya wal-mamat wa min fitnat al-masih ad-dajjal. Pagkatapos nito ay dito niya tatapusin ang kanyang sala sa pamagitan ng pagbigkas niya ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sa paglingon sa kanan at muling bibigkasin sa kaliwa ang Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ito ang siyang kabuuan sa madaling pagpapaliwanag sa tamang pamamaraan ng pagdarasal. Kaya bilang payo mga kapatid sa pananampalataya, kinakailangan nating iwasto ang ating tamang pagdarasal dahil dito nakasalalay ang ating pananampalataya.